after a long tiring week, deserve din nating magpahinga or mag-reset to clear our minds at para maka-recharge tayo for the next days ahead. At nandito tayo sa Hacienda Isabella sa Indang, Cavite para mag-muni-muni at mag-relax with kwentuhan on the side. I think I know you. I think I know who the owner of this palatial Hello, space, my dear, gorgeous Korina. Look at this! How do you maintain this universe? Grabe for you, ka. For you. Uy, thank Ayan, you. Kasi mother ka na ngayon. Oh, mother. And I love your children. They have a beautiful that. Accent. I know, Ilonggo. mga negrense ang mga anak ko. Eh, syempre, ang parents ko taga doon. Oo, oh, oh, alam ko na lang. Alam ko na life story mo. And the pop diva, Kuh Ledesma, none other, is in the house! Yes. Woo! Hello, yay, Korina! Nabingwit din namin! Ayon, or rather, is in the Hacienda. O, di ba? Isabella. Hacienda Isabella, of course, named after your daughter, yes. Di ba? Ang una kong tanong pagpasok ko dito, wow, wow, wow. I've always heard about the Hacienda. Yeah. Pero hindi ko inakala na ganito pala kalaki. Mukhang malaki. It's only 4 hectares. Only 4 hectares daw? Sana ang oh. malaki sa akin kasi 10 hectares. Ah, ganun ba? Alam mo, si Kuh Ledesma talaga, kilala ito, always big. Big movements, big songs, big concerts. Everything has to be big, including pati painting her. Ko, malaki. Malalaki din ang mga painting mo, di ba? Yes. Kailangan big, di ba? Okay, so anong pumasok naman sa isip mo at talagang kumuha ka ng ganitong kalaking space to maintain? Kasi una, bata ang bata ka pa noon. Yes. Kaya no, it's feeling mo kayang-kaya mo. It was a dream, you know, as a child. And sabi ko, ay, gusto ko yung isang lugar na maraming puno and all that. And then we started building the main house. Mababa lang yung ano, dapat hindi second floor. Tapos as we were building, pakiangat mo nga, pakiangat, pakiangat. Oh. Ayun na, lumaki na. O, paki-stretch mo doon, paki-dagdag dito. Okay. And then we started building slowly. So you really envisioned na itong Hacienda ay pwede rin pang negosyo. Yes. Oh. Na na-enjoy ko rin. Yes. And then I can share it with people. That's the vision. Correct. Na I can have a place na hindi lang para sa sarili ko. Correct. Again, to maintain it, what do you do? Marami kang staff? Ang staff mo dito 1,000? No. No. They are just masipag, they're trained well, and they have their own, you know, areas that they are you assigned know, they water, to. They clean. And even the beddings, everything, the rooms. Ah, wow. Meron silang ganun. So busy ang lugar. Busy, very, especially on weekends. Like tonight, we have a party of 100 people, yung ganyan. Minsan wow. bigger. Yes, yes, yes. Yeah. Oh. Ilang oras ba galing Manila? Pag walang traffic, 1.5. 1.5? Yes. Not bad. Pag traffic, Holy Week. 4 hours. Mag-eroplano na kayo. Correct. O kaya mag-helicopter. Ayan. Yeah. Ngayon, si Miss Kuh Ledesma, isang Ilongga. So, Ilongga agid. Palangga ko ito. Ngayon, kaya siguro siya sanay sa Hacienda living. I did not grow up in Bacolod. People think that I'm from Bacolod. That's why they say, you know, bakit wala kang accent? Accent. Because I grew up in Manila. Okay. Taga Manila ako, and then I grew up in Mandaluyong. Nung mga pagkatapos ng high school, my mother did not have the means to send me to college. So she worked out
a scholarship sa San Agustin for nursing. Oh, wow! Yes, five years. 5 years pa noon. I chose Bacolod because I have my first cousins there. I can stay with them. And I did stay with them. Oh, oh. And this is where I learned yung maging mas calm dito. Yung family na na-stayan ko, the Tabligans, who are my first cousins, calm sila lahat. So ay, ang mga taga-Bacolod, kalmado. Oo, oh, oh, ba, oh, di ba sabi nga nila, galit na ang isang Ilonggo, malambing pa rin, sabi nila. Pero bago tayo magpunta ng Bacolod, alamin muna natin kung ano ang kanyang naging kabataan sa Mandaluyong. How do you remember your childhood? It was my mother who was taking care of all of us. She had two jobs. I had a very memorable childhood. Actually, fun. Kasi in Mandaluyong, you know, wala naman, hindi naman dangerous dati, di ba? You can bike wherever you want to go. Nakakaabot ako sa kung saan-saan. Minsan may kaangkas pa ako. Para it was a way for me to have fun. Hindi naman kami ganun kayaman. We were middle class. And para sa akin, my bike was my best friend. Totoo? Yeah. Hindi kayo maghiwalay ng bike mo, ah? Oh, hindi. Mm. 4 hours biking, kaya ang ganda ng legs ko. Mas maganda noon. Talaga? Yes. Mahaba naman yes. Kasi talaga legs mo, no? Ipinapanganak ka ng ganyan. And then, you know, I have friends in the neighborhood. And then, meron din kaming Protestant na family at the end who would invite me. So, nagpa-practice ako ng English. Mga American sila. Eh. Ah, mga Amerikano. Oh, oh. Alam mo, ang akala ng iba, laking Amerika ka kasi may konti kang twang. Oh, because we also lived there for a while. I see. But when I was recording in America, naririnig pa rin nila yung pagka-Pinoy na English na mo. Accent. Ay, oo, kulang. English. Kulang pa. Dapat nag-immersion ka dun sa Protestant family. Okay, so parating mo silang kausap. Kaya ka natutong mag-English ng magaling. Hindi naman, pero nakapag-practice yung ganun. Mm. Kahit nasa banyo ako, kinakausap pa yung sarili ko. Talaga? Yeah, in English. Oh, wow. Nagpa-practice. So meaning what? You were really a performer bata ka pa lang? Hindi. Hindi? But I would be singing at the top of my voice. Ano pa, yung pagkanta ko dati, ano, opera. Ginagaya ko yung mga operatic singers. Ano yung and Mio? Ganun? Hindi, kinakanta ko yung mga matataas ay, na. Yung matataas talaga mga tono. Tapos na-notice ko, wala pumapansin sa akin. Pero when I was in high school, I guess our, you know, my teachers noticed that I could sing. And they put me in the PRISA, yung inter-school contests. Yes. Mga high school. Yes. Yeah. Okay, before the singing career, let's mention that may dugo siyang banyaga. Diba? My great-grandfather was pure Lebanese and married a Filipina. And then my grandfather married a Spanish-French-English, kasi English naman yung father. Oh. So if you see my grandmother, beautiful na, very fair. Wow. Even my mother was very fair. Oh, wow. Oh, oh. Okay. That's why one of my brothers is very fair. Kami naman lahat kayumanggi. Kayumanggi? Ang ganda. Magandang kombinasyon. Oo, olive skinned. Sabi mo nga, napansin nila, marunong ka kumanta. And then, nananalo ka ng contest. Ganito yan eh. Mahiyain ako masyado. So, sa school muna. Siyempre, practice ako. Super galing ko. Talagang alam na alam ko yung song. Pag walang tao. Oh. Eh, nung nandun na, yung aming auditorium, punong-puno. So, siyempre, yung mga classmates ko, come on, sukoro, ganyan. Talaga, palakpakan. Pagdating ko dun sa, first time ito, in public singing, no? Okay. Yung puso ko, akala mo lalabas. Bog! Ganyan. Hindi na. yung tuloy, maikli yung breathing ko, no? Kinanta ko pa rin. Tapos ang layo ng mic, so hindi ako masyado naririnig. Dating yung isa, hit na hit nun si James Taylor. Okay. May gitara yung girl. I love James talagang, Taylor. Hindi shy. Oo. Talagang palakpakan. Third lang ako. Okay, at least. First siya. Oo. So, and then, PRISA, third din ako kasi ang sumali naman, mga operatic singers, ang tinuro ng mother ko sa akin, bulong-bulungan. Okay. Huwag kang manalik sa bulong-bulungan. So, syempre yung mother ko, tinuruan ako ng mga hand gestures and all that. Because si mommy ay singer din.
hindi naman siya professional, but she Ate, could sing. Ka lang. Oh, she could sing. My father also was in tune. So I would say to my pamangkins, huwag kayong mag-aasawa nang mawala sa tono. Kung gusto niyo yung mga anak ninyo ay nasa tono. Oo, para hindi ma-dilute ang talent. Ay, talaga. Di ba? Okay, so kailan ka nanalo? Never? College. Ah, college. Sa college. Medyo lumakas-lakas ng loob. Oo. And then... How did you get over that shyness? I don't know. Maybe practice. Unti-unti naman. Oh, practice. Ano naman ito, hit na hit naman si Rico Puno, yung Kapalaran. Okay. So, pagkanta ko noon, syempre, nagiba yung ano, kala mo magigiba sa palakpak, Kapalaran. Totoo. Kasi. So, memorable ang Kapalaran sa'yo. Oo. Wow, your napakadaling kanta, actually. Totoo ba? So, ano ba ang turo ni Mami? Kailangan may emote, gano'n? Dapat hindi bitin. Give it your all, gano'n. Give it your all. Pa-practice kami, tatayo ako dun sa kama, no? Sa bed, and then, come on, practice. My mother loved hearing me sing. Kahit pag nananahin siya, I'm there with the, ano ba yan, jingle magazine with all the songs, gano'n. Eh kung kasing galing mo naman ang anak mo, syempre gusto mo namang... Si Pilar nga, kumending-kending lang. Pwede ko panoorin maghapon. Wala pang kanta yun, ha? So, okay, from singing, paano ka naman nabaling sa nursing? You know, I met an aunt who I really liked so much. Sabi niya, mag-nursing ka para makapunta ka sa Amerika. So, syempre sa akin, okay. Pero, you know, later on the third year, when it was a graveyard shift, that was 11 to 6 in the morning, tumawag na ako sa mother ko, Mom, this is not for me. Hindi ko kaya yung nagpupuyat. Sabi niya, you just finish nursing. I do believe that it was after, when I followed my mother, that I met Jet Montelibano, Toto Hintika of the Music and Magic. So there was a purpose, di ba? Okay, nakilala mo na sila. Yes, and so after college, they sent a message, somebody's leaving. Cathy Castañeda was going to leave and sabi ni Toto and Jet, audition. Wala akong alam na buong kanta. So ngayon, yung aming manager na si Joseling Santisteban, nakikinig siya. I auditioned with Woman in the Moon. Alam mo ba yon? Ano yun? It's a very hard song. Oh. Hindi buo. Oh. Sabi niya, hindi buo mga kanta nito. Huwag niyo nang tanggapin yan. Pero of course, he was joking. He was joking. But before that, what was interesting was that Leo Rial, you know, he's a well-known director. I know Leo, yes. You know Leo? Oo. Yeah. My friend told me, there's an audition for a group going to Japan. Suddenly, he was teaching us steps. Eh, hindi ako magaling mag-steps. Mag-take ng mga mabilis na choreography. Hindi ko na-gets yung mga steps. Ang hina ako, sabi niya. Hindi ako tinanggap. And buti na lang, hindi ako tinanggap. Or else, baka kung ano nangyari sa akin sa Japan. So hindi ka natuloy sa Japan. Hindi. Okay, so singing talaga. Paano nga napunta sa nursing? My mother was also pushing me to take nursing. I wanted to take up architecture. Ang mother ko naman, alam mo, panglalaking trabaho yan eh. Oo. Yung mga ganyan. Kaya pala makikita mo lahat dito, arkitektura mo. It's really born from a frustration. Oo. It's a love for, you know, for creating. Right. So, idol mo siya, nursing. So, siguro, sabi ng mga magulang mo, magaling kumanta to, pero hindi nito bubuhayin yung sarili correct. Niya sa pagkanta. At that time, di ba? 45 years ago, iba ang pananaw. Yes. Nursing. So, naging nurse ka naman. Pumasa ka naman. Yes, 5 years. Bachelor of Science in Nursing. Okay. Uh-oh. And did you ever practice? I took the board. Pumasa naman. Hindi ako nag-aral for the board. So, pwede ka mag-ineksyon? Oh, I'm good with that. Okay. Wow, really? So, talaga nag-practice ka? I practiced 6 months in the rural area, mm-mm, sa Lucena. And I met some wonderful people there. Kasi I had to go home every weekend because my grandfather was going through cancer.
So it was his last year. Oh. Ganun, he passed away. Well, I was in, I made it, kasi papadala sana ako sa Mindanao. Okay. It was a prerequisite of the government that after you graduate, at that time, 6 months, you have to serve. Oh, okay. Ngayon wala nang ganyan. So you did. I did. So, she was a licensed nurse practicing. Yun ngayon ang malalaman natin mula sa mga bukirin at nag-iiniksyon ng mga pasyente. Siya ay napunta sa entablado na silaw na silaw sa ilaw at binging-bingi sa palakpak. Yun ang nakilala nating hindi Socorro. Socorro? Maria Socorro. Yeah. Maria Socorro. At ipinanganak na nga si Kuh Ledesma. Dito ba? Biro nyo, 45 years. Paano nangyari yon? 52 ka lang. Naksa. De, 48 plus naman. 48 plus. 45 years in the Philippine music industry. 20 albums lang naman. Mahigit 1,000 concerts. Dami nun. Masipag ako eh. Masipag ka, no? Kilala ka dun? Yeah. Sa pagiging masipag, sa pagiging mala Barbara Streisand of the Philippines. Well, you know, before there was a Korina perfectionist, there was a Kuh Ledesma perfectionist. So, and I always tell people there's no such thing as a perfectionist. Right. We just really want to do things well. Tama ba? We strive for excellence. Excellence. You know? Oo, yun. Yeah. Bakit ka nagkaroon? Teka muna, bago tayo mapunta doon, sa diva, the diva Kuh Ledesma. Okay, so sa pagiging nurse, paano napunta sa singing full-time? Oh, because of the music and magic. Mm. But actually, I had the first band muna, yung Ensalada. That was also Jet Montelibano, Toto as musical director. Some of the members of the music and magic were part of the Ensalada band. And then I left and made 3 times more. 50 pesos lang kita ko sa Ensalada at that time. Pero good na yun sa akin. 50 pesos a night? Oh yeah, up to 2 o'clock in the morning, can you imagine? But it was a honing time. Kasha ba sa pamasahe mo yon? Oo naman, malaki na yun nun. Malaki na. I don't believe it. O tapos? Saka hindi ako nagsha-shopping, tinatago ko lang yung pera. I was not, you know, uh-oh, I was not focused on that. I enjoyed singing. Okay. And then, of course, my mother left for the States. Nakita niya kami one time sa Ensalada, ang si sexy na mga outfit namin, na shock siya. Anyway. After that, I joined a disco band in Playboy Club. And there I saw mga well-known singers like Pelita, Lea, Navarro, some of the, you know, very popular singers. And we would watch them on the side. So one time I was watching, itong FB manager sabi, don't stay here. Sabi ko, makikita mo one of these days. Ako ang nandyan. Oh. Anyway, and then Sandra Chavez was a fan of Ensalada, and then she followed me in Playboy Club, and she would watch us. And one time I met up with her and she said, magtayo tayo ng banda. And that was, you know, the beginning of Music and Magic. Ayun. Yes. Okay. So, Music and Magic was Jet Montelibano, Kuh Ledesma, of course, lead vocals, Angeli Pangilinan Valenciano, Fede Los Reyes, who became now a comedian, yes, singer, oh, comedian. Oh. And then Eva Caparaz. Oo. Oh, oh. Mag-isa lang talaga si Jet na lalaki noon? Siya lang. Ah. Oo. The thorn design among the roses. Right. But when we auditioned, kaming dalawa lang. Duo lang dapat. But then the FB manager in Alibi Bar, that was the name of the place, said, I want a, how do you call that? A show band. Yan. So we started looking for singers. Mga taga-UP yan si Sandra. So got in touch with Angeli, who had the lowest voice. Mm-hmm. And she knew Fe, she knew Eva. Yun.
was the start of the Music and Magic. At ang Music and Magic naman talaga sumikat. So, managed by Sandra? Yes. Okay. Yes. And then Alberto, who was the owner of that hotel where we were singing. They were all over TV, you had shows, ganyan. And then paano nangyari na, did you actually disband? Iniwan mo sila, nag-solo ka na eh. Yeah, I started doing solos kasi. Because, you know, some producers only wanted Kuh Ledesma. So, when we would do shows, Kuh Ledesma and the Music and Magic. And joke nga ni Fe, diba? Mamaya naging, it's Kuh Ledesma and the Music and Magic. Mamaya, it's Kuh Ledesma and the Music and Magic. Hindi naman nagtampo. Tapos Music and Magic na. Oh, hindi naman I think nagkaroon ng tampo. Nagkaroon din. Oo. But you know, hindi naman tumagal. Napaka mababait naman ng mga kaibigan kong yan. Ewan ko kung hanggang ngayon, pero wala ko na halata. Okay. So, naghiwalay na talaga ng tuluyan. Kasi, lumipad na yung Kuh Ledesma. Well, sila lumipad din to other places like Malaysia, I think Singapore, those places. And okay. They had their own stints there for months. And then you landed Ramahari, which was a ballet siya eh. Hindi naman talaga siya concert. Bakit may singer yung ballet? Concert na parang kasama yung, well, ballet basically. Mm-hmm. And then, hindi naman konserto pero musical siya. Bakit wala nang mga ganun ngayon? Alam mo, ang ganda ng meron, ganyan. Meron ba ba yung singing and meron ballet naman together, really? Well, not as siguro as lucrative as before. As before, mm-hmm. Kasi nakilala talaga yung dito ba? Di ba dyan ka nakilala talaga? Yes, my first hit. That was your first hit. Kanseko yun. Oh. Right. So after Dito Ba, hindi na naging pareho. Talagang nagtuloy-tuloy na yung career mo. Oo naman. I did an album all George Canseco, which is was a magaling naman talaga a si George Canseco. Yeah, he's a poet talaga. Oo. No? Ibang klase. Makatang manunula. Correct. Yes. Ang dami-dami-dami mo nang kinanta ng mga originals, but may top 3 ka sa mga original music that you sang? Till I Met You. Till I I think I'm in love with you. Every single day, every single night, every single moment of my life, I wanna spend them all with you. Yes. Marami, nabigyan ako ng maraming hits. That's why it's very important for a singer na merong hit, lalo na Tagalog. Sa ating bayan, it's so important that you have a Tagalog hit. Correct. Iba pa rin ang sentiment eh. Oo. Tsaka, nag-grasp agad. Tsaka, yung salita, mm-mm, yung tono, yung melody, iba ano? Yes, parang kundiman na modern, di ba? Oo. So, hindi naman lumalabas yung puntong Ilongga mo doon. Hindi. Wala. Pero kumanta ka na ba ng Ilonggo song? In a concert lang, ili-ili, tulog anay. Mali yata ito, no? Tagal na. Kaya kantahin ni Pilar si yan. Ah, talaga? Kinakanta niya yan. Ang galing naman. Oo. Pag matutulog na sila, kinakantahan niya si Pepe. Oh, cute, di ba? Nakakatuwa, ano? Oo. Hindi ko alam kung ano sinasabi nila doon, eh. Okay, memorable songs. What about memorable concerts? Ako ay Pilipino in CCP. Ako ay Pilipino, taas noon kahit kanino, ang Pilipino ay tayo. Ah. And then Inspired Madness, CCP rin yun. Ang dami kong mga CCP shows. And I think it was a milestone for me. Mm-hmm. Yeah, naisip ko na all Filipino at the time when hindi pa gumagawa ng mga konsyertong
OPM songs. So, pero maliban sa pagiging superstar mo dito, marami ka rin mga nakasamang international artists. How does that happen anyway? Pupunta sila ng Pilipinas, they right? They invite me to sing with them. May mga producers that may ganon. That would, yeah. Okay, so sino favorite mo? Noel Pointer. He was a really nice guy. Mm. And then, siyempre, paborito ko yung violin eh. Ah. Oh, and then we even, did an album. Ah, okay. Yeah, and then we even shot our... our promo pictures, New York. It was fun. Oh, okay. So, uh-oh, fun din pala yun. Yeah. Ang dami mo rin nagawa, no? Dami. Pag inisip mo, napapagod ka. Hindi. You know, pero ako kasi ang inspiration ko, when I hear a beautiful song, no, on the radio or pag, ano, parang feeling ko, kailangan mag-concerto ako kasi I want to sing that song. Ganun ako. Yeah. You really love singing. That's what it is. I do. I mean, since I was a child, I sang first before I painted. So it was really a natural thing for me. Right. It's but you gift. Really are an artist. Architecture, painting, diba, singing. Nalis ka lang sa nursing. Di ba nakaka-nervous magpa-iniksyon sa'yo? Hindi, magaling ako mag-iniksyon. Tinuruan ako nung aunt ko na nurse. Okay. Kinakamot. Ah. Tapos, poing, ganyan. Why? Or, you slap it para yun yung masakit. Okay. Pero pag ako ini-inject, sinasaktan ko yung sarili ko, tatakot ako. Saan nang galing yung diva? First of all, ano ang tingin mo sa salitang diva? Masama ba yun o maganda? Dito maganda. Oo. Isang very popular na singer at saka malalaki ang mga palabas, big concerts, gowns that are extravagant, yung mga ganyan. Okay. Si Floy Quintos ang nag-ano niyan. Ang nag-imbento ng salita? Oo, ng diva. Diva? Oo. Ikaw ba yung unang-una? Yes. Oh, wow! A first! Martin called Jaja Divine. Sabi ko, parang gusto ko yan. Maganda yan, ah. Okay. So, bakit iba-iba bang diva yan? Iba-iba. Ikaw pop yung... daw ako, pop. Pop diva. Okay. I think it's how you carry yourself. Okay. Mm-hmm. Pero may reputation ka din for being difficult. Are you aware? Not anymore because I direct myself now. Right. Not anymore. In the heyday. Difficult because, as you said, yung hindi naman perfectionist, kundi you have a certain thing, a certain look that you want for your concert. You want a certain thing to come out, you know. So, minsan iba yung ideas or sometimes hindi as effective yung the people that you hire, you know, in your production. So, not difficult. I think, maano lang. How would you say that? You just want to... Makulit ako eh. So, yung makulit, difficult sa tao. But actually, I don't think of myself as difficult. Ah, really? Pero, maliban pa sa pagiging diva niya, yan, alam niyo na yung storya ng diva, ha? Meron pa tayong origin. Nagte-teleserye din siya. Kailan naman nag-start yon? I did a movie, Muna, you know. Walang training in acting or anything. Bilib lang ako sa sarili ko. Dapat hindi ko tinanggap yun. Ang tingin ko, marunong ako mag-act. Pero I was very shy. So, I felt like when I watched the movie after, you know, screening na just for us artists, no? Sabi ko kay Sandra, Sans, huwag mo na kaya papalabas yung scene na yan. Ganon ang feeling ko. Huwag mo na ipalabas. Okay. Nahihiya ka. Ang feeling ko, I was so stiff, shy. Oh. And then, tuloy-tuloy na meron ding iba. And then, later on, ayoko na kasi nagpupuyat. Hindi ko tayo. Hintayan. Sobra. Sobrang hintayan. Ayoko na nang nagpupuyat. So, biro mo, nurse, singer, tapos, gusto mong maging architect, maging architect, diva, concert diva, band member, international singer, meron pa ba? Teleserye, diba? Pero, ang isa sa pinakamahalagang role niya sa buhay ay pagiging ina. Yes. Right?
if not maybe the most important one right now. At negosyante, maraming iba pa. Para siyang diamond, so many facets. Oh, nuts. Diamond. The diamond diva, as of today, bago na, tigilan na yung pop. The diamond diva. Remember that, girl. Why? Many facets. Oh, pwede akong manager. Pop diva or diamond diva as of today. Ito ang pinakamahalagang facet ng kanyang pagiging diamanteng tao. And to many human beings, being a parent is the most important thing. Mas lumaki siya with the dad. Even when we went to the States, I would go back and forth to do concerts. O, teka muna sandali. First, you fell in love, okay? Oh, yeah, bro. Okay. Saan mo ba nakilala so si Louie? So, I thought it was love. So, you thought it was... Uh-oh. Is this love? Di ba may kanta kang ganun? Is this love? And he was there when I was recording it. I was pregnant. Wow. Yeah. Na-in love ka talaga. Kaya na-in love naman si Louie noon. Oh, lovable. Guwapo. Guwapo. Cutie pie. Babaw, no? Guwapo. Maganda katawan. Oo. Nakakatawa. Oo. Intelligent. Right. Okay, so na-in love at na-aksidente. At naghiwalay. Ano ba nangyari doon? Talaga? Tatanungin mo ako niyan. Ang habang kwento niya na. Three lines. Basic. I don't know how to be a wife. You know, I'm so busy, di ba? Basically, that's the problem with marriages. Na kung ano lang yung alam mo. Hindi ko siya maalagaan kapag meron siyang sakit. I have to do a concert, you know. Malubha siya noon. He went hiking. He got sick. Sumamaloob niya noon. Kasi, I have a concert. Why don't you put yourself in the hospital? Diba? I'm ganun, diba? And then, I wasn't submissive. Hindi ko alam if I'm even ready to be submissive now that I am a Christian. So, ganyan. Ganun. Bakit inaako mo lahat ng kasalanan? Oh, siya rin. Mas grabe siya. Yun na nga eh. Ayoko pero, na siyang siraan. Oh, syempre, para magmumukha siraan. Wag na. He tried. Oh. I mean, ano kami, on and off. Goodbye, balik. Nandiyan na si Isabella. Oo. Goodbye, balik. Oh. Pero ano talaga, both of us didn't know how to be... I don't know how to take care of a relationship. Wala kaming experience. I didn't have an experience in, you know, I never attended mga counseling and all that. Ayun. Yan. Okay. Very important. It's very, very important that, you know, that husband and wife, even, you know, children to their parents, they should learn how to take care of their children. Ngayon ko lang na, ano, hindi dapat sinisigawan ng anak. Mali ang pagsigaw sa anak. Dapat pinapalo ang bata. Yung ganon. Yung maliit pa, ha? Dapat. Ay, mag-usap nga tayo. Oo. Kasi doon nila natututunan yung talagang takot muna sa authority. Oh. At saka natatandaan nila kasi masakit. Mm-mm. Yeah. Mm-mm. Si Isabella nung bata... touched something in, parang she was playing with the dad something in his desk. Pinalo siya ni Louie. From then on, makikita mo si Isabella, very honest. Tsaka, she's not into, oh, I need money or ano, wala siyang ganun. Yeah. Mm-mm-mm. Wow. Okay, yeah. So these are the learnings, right? Okay, so co-parenting all that time? Yes, we tried our best, you know. But then what really caused the trauma with Isabella is yung the second time we separated. We separated first and then he came back. We prayed a lot. And then bumalik siya. We were good for 2.5 years. And then another third party liability. And then
Isabella, sabi niya, that did something to me. Yeah, I could not take it anymore. Mm. And then with other things, I guess, hindi na kayana ni Isabella. And mahabang storya, and then we went to a psychiatrist. Ang feeling ko, natambakan ng medicine. You know, a child has trauma. Pag hindi nakakatulog, dapat bigyan ng pampatulog, and then dapat therapy. Therapy na may makakausap, not a parent as much as possible. Dapat somebody else, a like psychologist, a counselor. Yeah, as much as possible, biblical. Mm. Biblical counseling. Yun ang talagang ano eh. Yun ang tamang way. Even for addiction of any kind, biblical counseling. Kapag nilagay mo sa rehab ang isang tao na merong addiction, hindi siya tinuturuan tungkol sa Biblia, babalik at babalik. Mm. Oh, kailangan magkaroon ng takot sa Diyos. Mm-hmm. And the Word of God is really very right. powerful. So you think, well, you're friends now with Louis? Wala namang, okay lang. Okay lang. We don't even talk. Friends kasi talk eh. Right. We don't right. talk. Oh. At least ngayon sila ni Isabella, they're good. Ah, okay. Yeah. Oh, that's good. Yeah. Mm. Yeah. For Isabella, that's good. Yes. Right? Yes. Okay, so as a mom, yeah, may journey rin kayo ni Isabella. Yes. Right? But as a child, she was normal and jolly. I remember. Very cute, happy, cute. Yeah. Oo. Sinasama-sama mo talaga si Isabella yes, sa work. Yes. By design, gusto mo talaga na matuto din siya? Nakakita ka ng talent sa kanya? Ganon? No, I just like having my child with me as much as I can. Basta pwede. She likes people. Oh, okay. Oo, pag may bisita kami, ano yan? You want me to sing for you? Ganun wow. yan. Wow, so bata pa lang si Isabella, kumakanta na rin. Yes. Ah. Even when she's biking, she's singing at the top of her voice. Hindi mo pinuwersa, nakita lang niya sa'yo siguro? It just came naturally. Naturally. Oo. Naniniwala ka doon na yung anak, talagang nasa DNA na nila kung ano yung magulang nila. Doctor parents have doctor children. Teacher parents have teacher children. I believe it. Oh, it's an inheritance. Nasa DNA. Pero yung sinasabi na kunyari yung mga sakit, yung ganyan nasa DNA, possible pero it doesn't mean forever. Napuputol 'yan. Napuputol. It doesn't mean na ganun din ang mangyayari. Sabi mo nga, ang bata dapat napapalo. Yan ang paniniwala mo. Pero hindi dapat sinisigawan. Hindi. Why? Because hindi nila maintindihan kung ano yun. Pwedeng maging trauma. Pwedeng maging issue yan later on. No? Ang importante, ini-explain. Ini-explain yung ano. Pwede mo siyang i-punish by, okay, I have to take this toy away from you or something like that. Ang feeling ko nga, hindi ko masyado napalo si Isabella eh. Kasi mabait naman siyang bata eh. Okay, so reward. May reward ka? May reward system ka? Ngayon, kay Isabella, ang reward ko, let's say manood tayong sine. Punta tayo sa Manila or something, or we'll go somewhere and watch. Minsan, hindi maganda yung mga rewards ko minsan eh. Pera. Oh, why? Money can give you freedom, you know? Well, what I do is, kapag iniimbita siya, tapos benefit yung show, walang bayad sa kanya. O ako na magbabayad sa'yo. Oo. Ganun. Natutuwa naman siya. Okay. O, ganito yan. Oh, I appreciate this very much, Mom. Thank you. Oh, she's so... Ganun siya. Very, Isabella, so proper. So, hindi ka pa magkakaapo sa kanya or what? Wala pa eh. Wala pa. Wala pang boyfriend. Okay, so let's talk about the journey. Hindi naman... I think you've talked about it, napag-usapan na naman na diagnosed with bipolar disorder. Yeah. And she admits to that. She talks about it, right? Yes. Uh-oh. Dati she would say, I'm bipolar. Sabi ko, no, Isabella, we believe in the power of words. You were diagnosed bipolar. But when you say, I am, parang inaako mo yung sakit. Or, I have cancer. Inaako mo, I was diagnosed with cancer. Mas maganda yon. Kasi we are a firm believer of the word. The power of words. The power of the word. When you say it, nangyayari. Yes. Oh. You are claiming it. Mm-mm. Okay. So did you notice it's called bipolar disorder?
So when the trauma comes, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng disorder yung way of thinking, especially if you don't sleep. So basically, para sa akin, I don't believe in psychotropic drugs. Kasi it actually causes, lalo nang nagkakaroon ng imbalance, kasi nakita ko si Isabella eh, hindi healthy yung way of thinking, pati yung movement. Makikita mo lahat ng batang may psychotropic drugs. Ano sila? Kasi nagagalit sila, they go into rages and all that. So it's to calm them. Ngayon, nagiging ano naman sila para silang walang buhay. Oo, parang... Ano eh, diba? Oo, naka-zone out. Oo. Ang importante, mailabas nila kung ano yung issues nila. The root cause to someone who is a good counselor. Behavioral counselor. Merong specific ano yan eh, tawag. Right. So you see disorder, di ba? Pati tuloy the way they live, it's disorderly. Because why? They have to be taught again na ito ang tama eh. You're not supposed to get angry because, so explain ngayon. Yeah, you can lose friends, you can, you know. Pwede pa pang ma-reverse yun? Of course. Pwede. Of course. Pwede. Okay. The body has a way to get healed eh. But, you know, ang importante, wag forever, kasi sinasabihan minsan ng bata, you'll have to take that all your life. So ngayon, yung brain ng bata, bago mo tanggalin yan, kailangan unti-unti. Ang nangyari kay Isabella, na ano, cold turkey siya eh, talagang tinanggal niya. We went through, talagang a difficult time together. What's the most challenging part? What was that difficult part? Yung hindi ko maintindihan. Wala pa, I was learning through the process. Kailangan maintindihan mo eh, kung paano mo ititreat yung bata. Minsan, because you're a mother, you're not supposed to talk to me like that. Yung ganon, di ba? Pero actually, a mother should also say sorry kung mali. Kung mali ka, be humble. Better to be calm, to say it more gently. Minsan kapag naiinis ka na, tataas na yung boses mo, hindi na hi-heal yung situation. Sa ngayon, where are you in this journey? Isabella's doing very well. Finally, we went to the hospital for 3 days to do all examinations, pati neuro, lahat-lahat. And finally, she found out she's very healthy. Hmm. Meron lang a little bit of a challenge with sugar. Yon. Okay. But it's reversible naman. So ngayon, she has no excuse of, I think I have to take this. She thinks that it's vitamins that will help her and the food and all that. That's why she's gained weight. So ngayon, she'll have to start exercising. Hopefully, you know, in a few months, balik na siya sa dati. That's my prayer. Okay. Kasi ang ganda-ganda ni Isabella. Oh, you know, she's very pretty. Very pretty. And talented and also. And powerful singer. So, does she plan to resume? Yeah, she just had her concert. Ah, okay. Uh-oh. So, she just had her concert. So, madalas kayo mag-duet, right? Yes. Oo. That's the reason why we're doing the monthly show here, promoting the Hacienda, and at the same time, helping Isabella to go back to singing. People coming are so, you know, understanding of her situation na alam nila, diagnosed siya, and we explain to them that this is a process. Na she's now depending on vitamins, on her food, na dapat healthy. So medyo nag-gain weight siya. And people just keep coming back to support. Okay. Sabi ko, Isabella, you have your fans already. And you have an upcoming concert on May 27. Ano yung pang Mother's Day concert it's yan? It's a post-Mother's Day concert. Ayaw namin tapatan yung ibang, you know, mga palabas and also the restaurants. Mm-mm. So we want to do that. And yeah, we're inviting singers na mga nanay. Okay. So parang post Mother's Day concert. Yes. Saan gagawin? Bring Pepe and Pilar. Pepe and Pilar, oo nga. Yeah. Ako, baka tumalun sa pool ka agad yun. Mga water baby yan eh. Yeah. Sige, oo nga. Wow. So you've been rehearsing, ganon. Wow. Something to really look forward to. Yes. Another thing to look forward to is a tour of this Hacienda.
Hacienda Isabella ng Diamond Diva. And of course, hindi naman tayo pwedeng bibiyahin ng isa't kalahating oras papunta ng Hacienda Isabella, itong napakagandang paraiso na ito nang hindi tayo magtutour. So, tama. Oh, di ba? Ito na yung pagka arkitekto, negosyante, plantita ni Diamond Diva Kuh Ledesma. How long is this? Lapu lang tawag diyan. I don't know exactly. Marunong ka ba lumangoy? More than 30 feet. 30 yeah. feet. Oh, I know how to swim. Oh, okay. Mm-hmm. So magandang pang-exercise. Siyempre, every yes, hacienda, yes. especially ngayong summer, buti nag-sunblock ako, ay kailangan ng pool. But that's just one of the many features of this beautiful place. So now let's start the tour. Yeah. Lead the way. I'll show you some Sama of the rooms. Kayo. I'll show you some of the rooms. So how long did you develop it? 22 years? Years na kami dito. 22? Yes, it's work in progress. Right, you know. Right. We are developing the rooms further. We're making it better. Oo. Siyempre, ano, hindi pwedeng sabay-sabay ang gastos. You have to be practical. You diba? Have to come here. It's open to the public. You can have events and weddings here. Wow. Yes. I'll show you our Shinwa. Meron kaming Shinwa, may Japanese. May library, wow. ganon. Tapos names of my friends, family, merong Rosa, because of Rosario, si Ruby. Oh. This is the Shinwa room, and you can actually have a family here. Ay, ang ganda! Yes. Akala ko yun na yun. Practical building. Mahilig you know. Ka talaga, cool! Oh, that's my painting, simpleng painting lang. But it changes the room, di ba? It does. Oh, oh. Ang ganda. Tsaka, wow, how many can sleep? Ilan ang pwede? 1, 2, 3, 4, 5. And then, yeah. Ayun pala, oh. Kompleto. Masyado akong napagod sa fabulous tour ng fabulous place dito sa Hacienda Isabella. Ang laki kasi. Ang laki kasi, napagod ako, mainit. So, kailangan kunin ngayon ang aking blood pressure. Blood tsaka, pressure? O, gusto mo yung ano po, muna, yung heart. Ayan. NARS talaga siya, NARS. Normal naman. May puso ba ako? Lang ako marinig. De, joke lang. May puso okay po naman. Ako. Okay ang heartbeat. Siya po ang patunay, may puso po ako. Okay. Kaya, blood pressure, please. Yan. I'm going to find out. Yon. Ah, 128.81. Very normal. Yay. Very, very, very. Thank you, NARS. Hindi lang siya NARS. Kundi. Painter pa siya. Artist. Handa na ba kayo makita mga obra ni NARS Kuh Ledesma, aka Diamond Diva? Let's go. Okay. At syempre, kailangan may gallery. Ano ba naman ang gagawin mo sa napakalaking espasyo, di ba? Gawan mo na ng gallery, why not? And yes. This is one of your earlier works. Yes. Tama yes. ba ito? This is one of my favorites. I did this in Los Angeles. Ah. Yeah, and then okay. I shipped it here. Galena. Talahib. Gaano katagal gumawa ng ganyang painting for you? How long? Secret. Secret? Yung iba 30 minutes lang, yung iba 30 months, right? Yeah. Depende sa mood, right? About 2 hours. Ah, mga 2 hours? Mm-hmm. That's fast! Yeah, it's fast. This one is also about instruments. Yeah. Ito na yung later works mo. Oh, ito pa. Ah, ito naman, yes. Itong series ganun. Mo na ito, di ba meron ka ganyan na puro white? It's so serene, ang ganda sa bahay. Di ba? It's kasi calming, no? It's very calm. Very calming. Yeah. Very, ano. Oh, ito naman, rock and roll. Yeah, kay Isabella yan. Si Isabella yung rock and roll. Oh. Makikita mo kung sino yung, ano, di ba? Especially with the colors, no? Right. Makikita mo talaga yung, ano, yung gusto na ng serenity, calm, yung isa rocker na bata. Ang ganda rin ng colors niya. Yes, yes. This is an obra. I love it. Ha, ganda. Good.
Ang ganda. And this one? Look at it from afar and see what you can find. Ano ba meron? Trumpets, di ba? Ay, of course, trumpets. I can tell. Okay. Pero tingnan mo sa malayo. You know that it was not intentional. Ah, gano. Ah. No, the trumpets were intentional in the lines and everything. Kasi when I paint, it's down. Okay. Okay? Ngayon, the one of the, you know, the ones that came to my exhibit, sabi niya, oh, now I see it's a jeepney. I didn't know that it looked like a jeepney pala. Oh, so para sa kanila, jeepney. Teka muna, hahanapin diba? Ko yung jeepney. Oh, dito ka. Ano, oh, tingnan mo. Gulong, oh, yeah, may mga wheels. Gulong siya. And then there's a yung torotot, di ba? Oh, correct. Di ba? Ito yung nakita kong isda, may mata. Yeah. Oh, di ba? This is Isabella's also. Ang ganda rin ito. It's about a broken heart. She's talented. She is. She's talented. And she does that very quickly also. Wow. So this is really your personal collection, na? Yes, it is. You should, because these are beautiful works. Yeah. Ganda. This one is in one sweep, oh. Tingnan mo. Kahit hindi mo na yan, ano. Oo nga, no? Ganun lang, pouring lang. Tapos sabi ka, oh, ganda. So that's why I didn't sell it. You know, we want to make it more interesting. Yes. Sa Hacienda. Oo. And also make their life more interesting, right? Right. Alam mo, yung paintings, in itself, parang ito na rin yung parang kwentong buhay mo. Yes, yes. And your relationship with Isabella. Correct. Hindi ba? Parang yung evolution ng buhay mo, nakikita sa painting, and yung emergence naman ng daughter. Right. Di ba? But in the end, talagang mag-ina nga kayo. Walang makakapagkaila. Walang maipagkakaila na kayo ay mag-ina. Yes, yes. Congratulations, Kuh. What a Thank life. Thank you. What a life. Thank you. And congrats. Thank you. Only on Korina Interviews. Wow. Thank you. Salamat. Ganda.